babalikan ko kayo mga best friend, okay? I'll get back to you surely one of these days. Just be patient because our internet supply, our internet signal is not good this time because I think it's being affected from the rally leaf and right here in the Philippines. As of now, it's still a political rally everywhere, anywhere. There's so many people who are on live streaming on YouTube and on Facebook. That's why our signal is not good this time. But I surely assured you that one day I'll get back to you. Back to business. So ito na, best friend. Maganda na. Right? Ito, lagyan natin ng counting tubig. Tika lang. Ito na, best. Ang dami na ng nagawa ko. So hanggang dito lang ang tubig niya, best friend. Yan, huwag mong palagpasin, huwag mong paabutin dito kasi mabubulok din yung mga stem nitong photos, marble photos ito, best. Kaya oh, maganda siya. Tingnan mo, nakita mo, best friend, ang ganda niya. Speaking of grateful, grateful ako dahil kahit anong init, nag-survive ang aking mga halaman. Grateful ako dahil kahit anong init, beauty pa rin ang ating mga halaman. Okay? Kaya, huwag tayong paloko-loko. Kasi baka mamaya sa ating panaginip, nasa ano tayo? Nasa Guinea, Africa tayo. Diba? Speaking of Guinea, Africa, alam niyo, best friend, mayroong isang vlogger na Filipino na sinusubaybayan ko talaga siya. Noon-noon pa, na hindi pa ako nag-YouTube diary. Yes, sinusubaybayan ko siya. Napakaganda nung story ng isang subject niya. Napakaganda ng story. Isa siyang ina. Matapang ang kanyang kalooban. Hindi siya physically na matapang, nangangaway, nangaharbat o lang kung ano-ano. No. Pero, siya yung ina na mayroong paninindigan. Biro mo, dusi ang anak niya. Pito sa unang asawa. Lima sa pangalawang asawa. Yung unang asawa niya, battered wife siya. Lasinggo. Tapos, walang pakialam sa buhay. So, naghiwalay sila. Sa madaling salita, nagkaroon naman siya ng pangalawang pag-ibig. So, ganoon na naman ang nangyari. Hanggang naghiwalay na naman sila. Tapos, nasunugan pa siya ng bahay. O, diba? Mabuti lang hindi nasunog yung kanyang mga anak. Pero lahat ng gamit ay talagang sunog. So, ngayon, wala man lang tumulong sa kanya kahit isa. Ni pagkain nila, hirap sila. Basta mahirap. Talagang mahirap, no? Pag sinasabi mong Guinea, Africa, ang buhay ay hindi kanais na is ina. Kung talagang hindi matapang ang loob mo na humarap sa kahirapan, ay talaga magdildil ka ng asin, akala mo ba yung kumain nga sila ng ng spaghetti, simpleng spaghetti lang, para ng fiesta sa kanila. Biro mo yan, ang spaghetti sa kanila, inuulam sa kanin. Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos at tayong mga Filipino, kahit na walang fiesta, walang okasyon, afford nating magluto ng spaghetti. Yes. Afford natin. Diba? Yung balikan natin yung isang ina na yon. Tawag nito? Itinataguyod niya yung mga anak niya na mag-isa. Mag-isa niya. Niwala siyang napaghingian ng tulong. Umiiyak siya sa mga magulang niya, sa mga kapatid niya, humingi ng tulong. Hindi rin siya matulungan. Kasi alam niyo ba kung anong sagot? Ang dami-dami mo kasing anak, anak ka ng anak. Tingnan mo. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Sa pagdadasal niya,
sa pagsusumikap niya, naglabandera siya, nagtindera siya, nagtitinda-tinda ng kung ano-ano nang ginawa niya sa buhay hanggat ano, maitaguyod niya ng maayos ang mga anak niya at nakapagbuo siya ng sarili niyang bahay. Alam niyo, bumalik yung isa niyang asawa. Hindi niya tinanggap. Sabi niya, hindi ko na kailangan ng asawa. Masaya na ako sa mga anak ko. Tingnan mo, napakatatag. Napakatatag niyang sabihin yon. Hindi ko kailangan ang sinumang lalaki. Ang kailangan ko ay anak ko. Ngayon, ang kaigian doon kasi kahit na sa maliit man o malaking bagay, napaka-grateful niya. Nagpapasalamat siya. Alam niyo yung kababayan natin, tawag nito, charitable ano siya eh, charitable blogger din siya. Pinoy Equatorial Guinea. Ayun. Anong tawag nito? Kahit nasa kakunting pagkain na dalahin niya doon, o tsokolate, o pangbigas man lang, nagpapasalamat talaga siya ng tudo-tudo. Tapos, maaabutan ni kabayan doon sa bahay niya, nagdadasal. Nagbabasa ng Bible kapag wala siyang ginagawa. O diba? Nakakagaan ng damdamin na makakita ka ng mga taong ganyan na despite doon sa napakahirap na sitwasyon nila sa buhay, na akala mo wala ng pag-asa, pero nandoon sila, binibitbit nila yung kahirapan nila ng in easy way. Ganun sila. Na kahit na mahirap ang buhay, thank you Lord, at mayroong nagbibigay ng karampot, maraming salamat, masaya sila. Sama-sama silang kumain, sama-sama silang matulog ng mga anak niya. See how beautiful life is. Hindi mo kailangan ng milyon para mapasaya ang kapwa mo talaga. Hindi rin kailangan ng milyon para magiging masaya ang tao. It's about contentment ng buhay. Kaya ako, kontento na ako dito sa aking halaman. So, sana na-inspired kayo sa kwento ng buhay ng isang babaeng hindi ko kakilala. Pero napapanood ko lang at na-inspired ako sa buhay niya. So, kahit nasa sobrang init, namamatayan ako ng mga halaman, nasisira yung aking panindang halaman, well, ganun talagang buhay, laban lang. Masaya lang tayo. At hindi ko nahabaan yung aking pagtatalak-talak dahil alam ko na marami pa kayong ginagawa sa buhay. Maraming salamat sa inyong time. Maraming salamat sa inyong panonood. At bukas magkita-kita tayo sa aming... Pupunta tayo sa food bazaar downtown! Okay. So, babihis ako! Okay. Okay, kasi summer na ngayon, mga best friend, kaya marami ng mga food bazaar dito sa downtown ng Dagupan City, sa ano rin, bukas may magbubukas doon sa may Bunuan Beach, MacArthur Beach ng Dagupan City. Mas maganda doon kasi mayroon silang inflatable balloons, mayroon silang mga foods, mga drinks, mga kung ano-ano doon. So, titingnan natin yun bukas. Pero ngayon, punta muna tayo ng downtown. So, best friend, bye-bye at maraming salamat.